Nabalot ng pighati ang pamilya ng dating alkalde ng Kadingilan, Bukidnon na si Joelito Talaid nang magtungo sila sa bahaging ito ng kalsada sa Cagayan de Oro City. Dito pinagbabaril si Talaid ng salaring na kamotorsiklo. Ayon sa saksi, paalis na si Talaid mula sa tindahan ng prutas nang lapitan siya at dalawang beses barilin ng gunman. Dead on the spot ang biktima. Agad namang tumakas ang salarin. We have to conduct pa initial investigation kung ano talaga ang mga root nito. Isang dating kagawad naman ang biktima rin ng pamamaril sa barangay Enrique Villanueva sa Cibulan, Negros Oriental. Base sa investigasyon, pauwi na ang biktimang si Albino Saicon kasama ang kanyang asawa mula sa Christmas party. Habang nasa daan, inabangan daw ang biktima ng mga nagpakilalang miyembro ng New People's Army. Doon na pinagbabaril si Saicon na dead on arrival sa ospital. Ligtas naman ang kanyang asawa. Ayon sa kapitan ng barangay, bago ang pananambang, pinasok din ang mga umano'y miyembro ng NPA ang bahay ni Saicon at hinahanap ang biktima. Nag-iimbestiga na ang pulisya. Sa kanya mismong bahay naman, pinatay ang kapitan ng barangay Panghayaan, Taysan, Batangas na si Eduardo Panganiban. Base sa investigasyon, nasa garahe si Panganiban nang biglang dumating ang tatlong lalaki at pinagbabaril ang biktima. Nakatakas ang mga salarin. Bumuo na ng task force ang pulisya para imbestigahan ang krimen. Sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng pagpaslang sa mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno, isinusulong ni Senador Panfilo Lacson ang mas mahigpit na gun control sa bansa. Umpisahan daw yan sa pagsuspende sa permit to carry firearms outside residences. Hindi rin daw dapat payagang magdala ng baril maging ang mga pulis na hindi naka-uniforme. Victoria Tulad, GMA News.